good morning at welcome naman po sa panibagong edition ng aking YouTube channel. So for today's video, tatalakayin po natin kung meron ba talagang halaga ang ganitong 5 piso. By the way, bago ipagpatuloy, maaari po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel. Just click the subscribe button at yung notification bell para palagi kayo updated sa aking mga videos. May usap-usapan nga at viral lang atong video na to at viral na rin po ang post na ito na makumakalat na 5 piso mo na nonagon ay katumbas ng 5,000 pesos. So ako naman po ay nag-isip, paano kaya mangyayari yun? Kaya itong nonagon na 5 piso katumbas ng ganong kalaking halaga. So paano kaya mangyayari na ang ganitong 5 piso ng nonagon ay may katumbas na 5,000. Ulitin ko lang po, subscribe lang po kayo sa akin channel at i-discuss ko po kung paano at bakit magiging 5,000 ang 5 pisong hugis ganito. May kumakalat na mga videos at mga posts na naglalaman na ano ang pisong ganito, hugis na nagon, ay katumbas ng 5,000 pesos ang palitan. Ngunit, ang malaking tanong, paano ito nangyari? Kung inyong babasahin ang post na yon, ang hinahanap na date ay 2017. 2017 daw ang hinahanap date. Pero, ang lahat ng lumalabas dito na date ay 2019. So, meaning, bago pa lang itong pera na ito. So, paano nga daw po magkakaroon ng 2017 date kung 2019 ito in-release? Parang kakaiba po, diba? Parang hindi ka pa rin paniwala. Kahit ako, nagtatanong kung bakit. Ayan. Sa mga nagtatanong kung meron daw bang 2017 na date ang 5 pisong hugis nonagon, may nakapagsabi daw po na, opo, meron daw pong 2017 date ang 5 pisong nonagon. Ito po ang tinatawag nilang error date o yung maling pagkakagawa. Pero BSP na po ito. Bakit gano'n pa ng pagkakamali o error date? At ilan ba ang lumabas na ganyan? Meron daw po nilabas ang BSP na 5 pisong hugis nonagon na 2017 at iilan lang daw po ang nagkaroon ng ganyan. Noong nag-manufacture daw sila, sabi ng isang, ewan ko ba kung reliable source na to, is nagkaroon ng pagkakamali dahil ang unang pattern ang ginawa. So, ito po dapat ang i-release noong 2017, pero ang na-release po ay ang bilog na 5 piso. Yan. Kung inyo mapapansin, parehong-pareho sila ng pagkakagawa. Yan. So, mayroon daw pong nagawang ganito noong 2017, pero hindi nila ipinagpatuloy ang manufacture dahil mas pinarioritize nila ang bilog na 5 piso. So, makatuwid, dalawang pattern ang nagawa noong 2017, isang bilog at isang nonagon. So, ang nililist nila po nila ay ang bilog na nonagon, ay bilog na 5 piso, kaya ito ang luwabas noong 2017.
which is ang original plan ay ang tonagon na 5 piso. Ang tanong ng lahat, bakit 2019 inirelease itong nonagon? Ayun din ang tanong sa isipan, ba 2019 siya inirelease? Kung 2017 ito inirelease, parang nagkakapay pareho siya sa piso eh. Ang piso kasi, at ha, yung ang pisong bilog, almost same size lang din. Oh, halos magkasing size din siya. So, meron siyang pagkakalito dahil halos pareho siya na size. So, yun, itinunin nila ang original plan na nonagon, which is manufactured or ginawa ngayon 2019. Pero, ang original na 2017 ay siguro wala pang 1,000 nagawa or kakaunti lang ang nagawa. Kaya ayon ay tinatawag na sobrang halaga. Ang tanong ng lahat, totoo daw ba? Legit daw ba? O scam daw ba? Totoo po na may nonagon na 5 pisong 2017 na sabay na inirelis nito bilog, pero mas pinaghandaan nila itong bilog at pas inirelis nila itong bilog. So, ito, later po na-release ang 5 piso na 2019. Pero, may na-release po silang 2017 na iilan lang po. Ayun po ang hinahanap po ng mga collector natin. Sa mga collector. Kaya, gustong-gusto nilang bilhin yan kasi iilan lang po ang merong ganyan. Yun po ang isang tinatawag na error date. 2017 po ang hinahanap po ng mga collectors. Kasi yan po ang araw na inirelease ang pera ng 5 pisong nonagon. Kaysa mga tatanong po, legit po yan, totoo po yan, at hindi po magkakandara pa ang mga collector ng barya kung di totoo. So, yun po. Kung meron po kayong katanungan, at kung meron po kayong 2017 na nonagon, 5 piso, paki-email lang po si Mr. Kenneth Tan at tankenneth1987@gmail.com. So, isa po siyang collector na kakilala ko na naghahanap po ng 2017 nonagon 5 pesos. At ito ay kasi na bilang collector's item. So yun po guys, huwag niyo makakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Just click the subscribe button and notification bell para palagi kayong updated sa aming mga videos. So yun po, huwag niyo po kalimutan i-share itong video para maging aware po sa iba. Malay po ninyo nasa kakilala niyo po ang 2017 na nonagong 5 piso. Ayun lang po, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-share itong video sa inyong mga Facebook.